This is Rom Rebuya of the Prospect, and together, let's discover and create consciousness. Hello there, Inspirations! Welcome to my channel. Now let's inspire and be inspired. Awesome students, ako si Teacher Lai, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. So pag-aaralan natin ngayon ang mga salik na nakaaapekto sa supply. So alam naman natin ang supply ay ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili sa takdang panahon. So ang una nating salik na nakaaapekto sa supply ay ang pagbabago sa teknolohiya. Teknolohiya ay yan yung mga nakatutulong sa produksyon o sa mga producer para gumawa ng mas marami, para mas mapadali, mas mapabilis ang kanilang paggawa ng mga produkto. Ang teknolohiya, yan yung mga nag-aanyaya, yan yung isa sa mga bagay na nag-aanyaya sa producer para mas magawa ng mas marami, para gumawa ng mas marami pang produkto na ihahain o ilalagay sa panga. Ang pangalawang salik na nakaaapekto sa supply ay ang pagtaas ng halaga ng salik ng produkto. So, alam naman natin na may mga salik ang produkto, katulad ng entrepreneurship, kapital, lupa, at paggawa. So pag tumaas ang halaga ng mga salik ng produkto, tataas din ang mga halaga o ang kabuuang gastos ng producer sa paggawa ng produkto. At sa kabilang banda, kapag bumaba naman ang mga presyo sa salik ng produksyon, bababa din ang gastos. Kaya maiinggan niyo ang mga producer na gumawa ng mas marami pang produkto. Ang pangatlong salik na nakaaapekto sa supply ay ang pagbabago sa bilang ng mga nagtitinda. Mayroon tulad ito sa bandwagon effect ng demand. Ibig sabihin kung ano ang nauusong produkto, nahihikayat ang mga producer na magtinda o gumawa nito. Halimbawa, ang nauusong inumin ngayon sa kabataan ay milk tea. So, mahihikayat ang mga producer o ang mga negosyante na magkumuha ng franchise o magtinda ng milk tea kasi nga, yun ang uso sa mga kabataan, sa uso sa mga tao. Ang pang-apat na salik na nakaaapekto ay ang pagbabago sa presyo ng kaugnong matulog. Halimbawa, ang isang magsasaka, nagtatanim siya ng mais at palay. Kapag tumaas ang presyo ng mais, imbis na magtatanim siya ng palay, magtatanim muna siya ng mais. So, dadami ang supply sa mais at bababa naman ang supply sa palay. So, ang panghuling salik na nakaaapekto sa supply ay ang ekspektasyon sa presyo ng produkto. So, kapag inaasahan ng mga producer na tataas ang presyo ng isang produkto, may mga taong mananamantala o may mga supplier na mananamantala na magtatago ng presyo, magtatago ng produkto para tumaas ang presyo. Ito yung tinatawag na hoarding. For example, may nabalita dati na nung pumutok ang pandemic, tinatago ng mga supplier ang mask para tumaas ang presyo. Thank you so much for watching. I'm grateful for you all for the support. And if you haven't subscribed yet, please click the red button over there. Like this. And see you on my next video.